Ito po si Nanay, yung kaninang... Kasi ito na i-upload ko sa YouTube. Kung mababiral ito at marinig ni Sir Rabbi Tool ko, baka sakaling matulungan kayo. Ito po si Nanay. Siya po yung kanina yung kinuwento na antig yung aking puso. Tacloban, Digtay. Ang gusto lang ni Nanay, makauwi po siya ng probinsya. Eh, hindi na kayo magkakabol doon sa dati niyong ano, ma'am. Hindi na, hayaan na yun. What's up mga ka-review, this is Ken Sakit TV, no ma? At gagawa tayo ng isang Good Samaritan video ngayong araw na to, no? Dahil kanina may customer ako. May customer ako, no? Senior po siya. And based nung una po, kumbaga siningil ko po siya nung price. Pero nandito pa po yung unit, no? Natapos ko na to. So, magiging prank to kay Nanay dahil hindi ko na siya pagbabayarin dito sa unit na to. And besides, bibigyan ko pa siya ng konting tulong, no? Yung sa abot ng aking makakaya lang dahil alam nyo na, matumal ngayon. Besides, hindi pa ako sumahod ulit sa YouTube channel natin, no? And ang gagawin po natin ngayon dahil... Ano yun, sa haba po ng kwentuhan namin ni Nanay, no? Sa konting haba ng kwentuhan namin ni Nanay. At naramdaman ko na, yun nga, parang medyo na ano siya, no? Na hindi naman naalipos na. Parang napaliwala siya. Dati siya ang kasambahay, no? Sa isang mayaman tao siguro yon, hindi natin alam. And wala siyang benefits na nakuha like... SS, pag-ibig, o any benefits na pwedeng makuha ng isang trabahante, no, mga ka-review. And dun, based dun sa kwento niya is galing nga siya sa pagka-stroke. At hindi naman din siya pinabayaan, no, ng, ano, parang ginastusan din naman siya noon. Pero nitong mga bandang huli habang nagpapagaling siya, no, mga ka-review, is hindi siya... Kumbaga, yung dapat na mapupuntang pera na bigay sa kanya nung dati niyang amo is iba yung nakikinabang, hindi napunta sa kanya. Tapos, yung pagkain niya nga is lulutuan lang siya ng noodle sa umaga, noodle sa tanghali, and sa gabi. Based lang po ito dun sa kwento ni Nanay. So, nakabag naman po ang inyong lingkod, no, mga ka-review. At yun nga, yung ipinagawa niyang cellphone sa akin is... nagkakahalaga po yun ng 500 pero hindi ko na po siya ipagbabayarin dito. Sa halip, ako pa po yung magbabayad sa kanya, no, mga ka-review. Kasi ilan lang to dun sa mga ginagawa ko ring Good Samaritan, ano. Sana dun sa may mga kasambahay, no, sana mabigyan nyo sila ng tamang benefits na para in case man na mawala man sila sa trabaho o magkaedad man is meron silang nakukuhang benefits, no, mga ka-review. So yun, shout out nga pala dun sa nag-alaga kay Nanay. Sana naman, no, is nahabag ka man lang dun sa matanda, no. Galing na nga siya sa stroke tapos hindi pa niya nare-receive yung dapat na pera na panggastos niya na para sa kanya. Sa halip na ikaw pa daw yung gumagastos dito. So hindi natin alam yung totoo kasi yun lang yung kwento ng matanda, no, mga ka-review. So, yun, mamaya mga ka-review, pagdating ni Nanay, yun yung ibibigay natin at iso-surprise natin siya. So, let's out! Ay, parang isang araw lang ako sa ospital, isang araw tapos sa po. Gabi. Paglabas naman sa ospital, sabi niya, kinukusap ako, Nay, hindi niya, huwag ka nang babalik dito sa bahay, sa trabaho ko. Ano ba kayo nung kasambahay, Nay? Oo. Doon kasi nung una, sinusuporta naman ang problema. Yung nag-aalaga sa akin, hindi naman napupunta sa akin yung pera. Kanina po? Eh, dito man sa nag-aalaga, siyang kumukuha, siyang gumagasto. Sino po ang ano, sino po nag-aalaga sa inyo? Yung isa nilang trabahador na taga rito sa ilang,
Kumbaga sa ano, sinasamantala at saka ang daming pera na dumarating sa akin, mga bigay ng mga pastora, siya din may hawak noon. Eh, nabibigay yung mga pastora, sabi nga. Ah, pastora po ba yung inano? Hindi, hindi. Christian lang siya. Pero... Loko, no? May kalukuan. Eh, siyempre, pag ikaw may sakit, kailangan mo, kailangan lumakas siya kagad. Di talaga ako lumakas doon. Buti nga lumipat ako dito sa kaibigan ko. Para... Yan po, mahirap na eh. Yan talaga minsan ang buhay. Madaming mapagsamantala. Yung amo naman namin, bigyan naman ng suporta. Kaya lang pagdating ng dalawang buwan, bigla niyang in-stop, inandun ako sa ano, yung pinapag, tinitirahan ko bahay, yung lagi yung pinaparin ko. Saan kaya ako mangutang, wala tayong bigas. Yung ganun. Siyempre ako na-expect ako, naririnig ko yung gano'n, sabi ko, yung buhay doon. Ah, doon sa tinitirahan niyo po? Oo. Yung sa tauhan ng amo namin. Mahirap nga po yun ay. Kawawa naman po kayo. Eh, dapat yung sabi eh. Mabuti na lang, nakaalis ka doon. Kasi kung di ka naman makaalis, baka nagkasakit ka pa ng ngiti eh. Kasi ang ulam, lagi luluto niya. Noodle sa umaga, noodle sa tanghali hanggang gabi yun. Para po sa inyo lang? Sa amin lahat. Eh, wala man siyang batang maliit. Saan po ba kayo, Bandanay, nakatira? Dito? Opo. Diyan sa section 2, kay Ibit Espina. Espina po? Saan po, Banda? Diyan. 6-2, likod lang ito. Nang? Likod itong kalyan ito, yung susunod na kalyan. Ay, dito po, sa may dam? Oo. Malap sa dam? Mm-hmm. Ano niyo po yan, kamag-anak niyo po? Hindi, kaibigan ko yan. Kaibigan ko yan, galing pa sa Marikina. Kapit pa ito siya. Naloko naman po nung tingnan ano niyo? Maloko yung pinagkatiwalaan ng amo namin. Eh, kaso hindi naman nila tinitingnan kung ano nang kalagayan ko. Eh, wala silang alam. Nagpatulong ako sa isang kaibigan ko dyan. Nag-upload kami ito. Ah, kay Tulpo po. Opo. Pero nakaano na po kayo kay Tulpo? Nag-reply na. Eh, kaso nung tumawag, nasa ospital naman yung may-ari ng cellphone. Nagpapacheck up ng ina. Yung ulit po ulit yun ay, para ma... Lunes, bukas. Kasi kahapon, holiday. Naghahang kasi tong unit yun ay. Hindi kaya ano na yung SIM card niya? Ano po? Hindi kaya ano sira ng SIM card niya? Hindi ko lang po alam na eh. Ito, check natin na eh. Titignan natin na. Para gawa natin ng paraan para may magamit po kayo. So, walang kaalam-alam si nanay na ililibre ko lang to. Kasi umuwi pa siya ng bahay para kumuha ng pera. And yun nga, nagpatulpo nga pala siya. So, kawawa talaga ng mga ka-review, no? Tumanda na siya sa pagkakatulong. Tapos, nung tumanda na at wala naman pala siyang kamag-anak dito at kakilala, nakikitira na lang po siya, no, mga ka-review. Dito sa malapit sa lugar namin. So, hirap isipin na may mga ganun tao, no? Sana man lang kahit yung sa pension lang, no? Kasi kumbaga tumanda na nga yung tao sa inyo para pagsilbihan kayo, and then ngayon ang nangyari, naabundo na lang, no? At saka kawawa yung si nanay kasi hindi siya nakikinabang dun sa bigay nung dati niyang amo. Iba nakikinabang dun sa pera. Grabe. So, ang hiling niya na lang is makauwi nga ng probinsya nila doon sa tunay na kamag-anak niya. And, yun. Yun lang yung hiling ni nanay, no? Ka-review. So, yun nga. Gaya nga na sinabi niya kanina, na-approve na nga raw ni Tulpo, tinawagan na sila. At sana, kahit dito lang sa gentong pamamaraan is matulungan natin si nanay. Kahit kakaunti, no? Ayan, mga ka-review. So, antay natin si nanay. At
Magbibigay na rin tayo ng panggastos niya. No? Dahil kumita naman tayo ngayon. Sana ay matulungan niya po siya ni ano no, Boss Rapid Tool po. At siyempre hindi naman tayo makakapagbigay ng ganong kalaki at ililibre naman lang natin 'to. And lalaki pa din po natin siya ng pera para may panggastos. At hindi na po natin siya sisingilin no, mga ka-review. Yan po. Ayan po ay tulong lahat. Sana sana madinig yung panalangin niya na makausap nga siya ni Idol Rapid Tool po in action at magawa ng paraan yung kanyang reklamo hinggil dun sa kanyang naging amo at dun sa taong nag-alaga sa kanya no, mga ka-review no, naway matulungan no. Siguro kung mababiral itong ano na to, baka sakaling matulungan siya. Siguro binibigay ko lang sa kanya is may libre itong paggawa no, ni nanay and 500 pesos dahil kumita naman tayo ngayong araw na to. So mahirap naman yung ayaw kasing di ako tulad ng iba na ikakalakal ko pa dun sa mga sponsorship no, ayaw ko nung ganon. Ngayon kung gusto niyo mag-sponsor, bahala kayo, dumiretso kayo sa kanya na mga ka-review. So yan lang po yung sa akin kung ano yung kaya ng aking bulsa no. At eto, baka sakaling malibre na to sa kanya. Eto, lalaki pa natin yan ng kahit panggastos ni nanay. Ginagawa niya na kasi to sa iba, kaya medyo hirap i-touch. So, walang kaalam-alam si nanay nito. Umuwi pa siya para kumuha ng pera pambayad sa akin. So, ngayon, hindi ko na siya hihingian ng pambayad. So, ayan. Ayan, mga ka-review. Gawa na tong unit ni nanay. So, ayan, mga ka-review. Mamaya, antabayanan nyo yung pagdating ni nanay. Kukuha na natin yon para may libro. Pangalawa, doon sa mga... Yung una ko kasi, nabigyan ko is yung bata ng tablet. Nabigyan ko ng tablet yun eh. Gawa ng kailangan na kailangan niya raw sa pag-aaral niya. And then yun yung binigay ko sa kanya, no, mga ka-review. Para may pagpatuloy yung pag-aaral niya dahil wala na lang ang pambili. Lockdown nun eh, nung time na yun. So maganda naman yung naging income ko nung lockdown. Kaya binilihan ko ng tablet. Pinag-usapan namin mag-asawa. So eto naman ngayon, si nanay, at tutulungan natin. No? Kahit sa kukunting halaga lamang. Kasi nakakaawa yung tao eh. No, nagsilbi na nga siya. Tapos parang naabandon na siya. No? Kahit man lang sana yung dahil wala nga din naman kasi siyang SS dun sa pinapasukan niya. So sana dun sa may mga katulong dyan, mga sir, kuhanan nyo na po ng SS ang inyong mga kasambahay para naman sa ganun eh sa huli meron silang makukuha kahit paano. No? So, ang gusto lang ni nanay, no, na makauwi ng probinsya at makasama yung kanyang mga kamag-anak, no, mga ka-review. So, mamaya kukunin natin yung number ni nanay at saka address para in case magkapera man ako or pumasok man yung sahod ko sa YouTube, siguro baka sa kanya ko na lang yun i-donate, no, mga ka-review. Medyo maliit lang naman kasi $100 lang yung ating nakuha, no? Nakuha nung sahod sa siguro baka yun na lang ang ibibigay natin kay nanay. And baka may bawas pa yun eh. Kasi may tax na ngayon, di ba? Yun, mga ka-review, antabayanan nyo mamaya pagdating ni nanay ha. Ito po si nanay yung kaninang kasi ito na i-upload ko sa YouTube. Kung mababiral ito at marinig ni Sir Rapid Tool ko, baka sakaling matulungan kayo. Ito po si nanay. Siya po yung kanina yung kinuwento na antik yung aking puso. Ay, kinuwento niya nga po. Matagal siyang nag-service bilang isang home
Yaya Nay, tama ba? Hindi, basta kasambahay. Kasambahay po siya. Ngayon po, wala siya naging benefits at ngayon, yun nga, galing po kasi stroke na yun, no? Oo, na mild stroke. Na mild stroke po siya. Buti nga, nakakalakad-lakad. So, yun po, yung cellphone is, binigay ko na lang ng free para sa kanya. So, Nay, anong panawagan nyo? Sakaling... Sana po, makarating kay Sir Raph Itol po na matulungan para makauwi sa amin. Yun po. Kasi ang gusto lang ni Nanay, makauwi siya ng probinsya. Saan po ba probinsya, Nay? Tacloban. Samar po? Hindi, Tacloban. Tacloban, Digte. Ang gusto lang ni Nanay, makauwi po siya ng probinsya. Eh, hindi na kayo maghahabol dun sa dati niyong ano, ma'am? Hindi na, hayaan na yun. Sila na lang. Po. So, dahil po dyan, ma'am, meron pa tayong ibibigay sa inyo. So, eto po. Dagdag nyo na lang po yan sa budget nyo. So, ayan po. Ayan po, mga ka-gadget. Eto na, dagdag nyo na rin sa panggastos nyo, ano? Salamat. At eto pong cellphone nyo, ingatan nyo na po. Huwag nyo papagalaw ng hindi technician para hindi nagalaw loko-loko. So, ayan po si Nanay. Naawa kasi ako kanina sa kwento niya. Kaya, binigyan ko na lang din siya ng panggastos. Maliit man, pero makakatulong. At eto. Maraming bagay. Ayan po. Ibali, 1,000 na rin yung bigay mo sa akin, kuya. Oo. Maliit lang po na halaga yan, Nay. Maliit na halaga, pero para sa akin, napaka. Sige po. Yun po, Nay. Mag-ingat po kayo lagi. Sama. At kung saan po ba kayong street na ibanda? Para in case sa, na... Sa... Pagkano po ba yung ano, yung range ng pamasahe nyo papuntang... Yun ang hindi ko pa alam. Kasi magsuswab test po kayo yan, eh. So, yun po yung kahilingan ni Nanay, no? Gusto niya makauwi dun sa... Ilan taon na po ba kayo hindi nakaka-uwi? Takal na. Mula 1964 ako umalis dun sa amin hanggang ngayon. 70 na ako. Yun nga po. Bali 70. 1964. Nandito na po kayo? Oo. Hindi pa. Sinuuwihan niyo po dun? Mga kapatid ko, kaya nga pinapahanap ko sa ano dun. Pati yung mayor sa Tacloban, kinontak yun nung may isang concerned citizen. Ganun po ba po? Ganun po. Sige po na baka sakaling bumiral itong ating upload, no? At least baka may makatulong sa atin para makauwi kayo. Salamat ng marami. Ihingiin ko na lang po yung address nyo, no? Sige po. Okay. So yun mga ka-review, no? Pahabol pa ni Nanay, no? Nakikitira lang pala siya dito sa ano na to, sa lugar na to. Sino po tinitira nyo? Kamag-anak niyo ba na? Kaibigan ko lang. Kaibigan nyo po. Kaibigan ko lang. Okay naman po yung, okay. Wala naman problema sa pagkain. Meron naman kami makakain. Hindi naman. May nagbibigay naman po sa inyo ng ano na eh. Wala. Saan po kayo kumukuha ng panggastos? Wala ng gastos. Hindi, ibig sabihin po, syempre, yung pang-araw-araw sila na rin po. Si Edith na rin nagbean sa akin. Napakabait po. So, yun, God bless sa'yo sa Ma'am Edith sa pagtulong kay Nanay at pagpupupa, no? So, sana matulungan to and sana makarating to do sa idol din natin, no? Si Nanay, gusto niya lang makauwi ng probinsya, no? Ng probinsya sa Tacloban. Yun po yung ating ngayon. Yun lang yung may bibigay ko sa kanya kasi marami din po akong binabayaran. So, medyo kumita naman ng maganda kaya pinrate ko na lang yung repair kay Nanay at binigyan ko ng 500. So, yun, Nay. Salamat. Marami. God bless. So, yan ang mga ka-review, no, na ibigay na natin kay Nanay yung cellphone at niabot na natin yung tulong natin na financial na 500, no. So, pasensya na po kayo, yun lang po ang aking makakaya sa ngayon, ano, mga ka-review, dahil ano lang din po ako ngayon, nag-aabol lang din po ako ng mga pambayad ko ng rental, tsaka upa sa kuryente, upa sa bahay, kuryente, dahil dalawa na po yung binabayaran ko. At syempre, alam niya naman yung sinisis ko piste. And then, kahit pa paano, makakatulong pa rin naman yung kay Nanay. So, yun. Hindi na po ako mananawagan para sa sponsorship. Ayaw ko po kasi na humawak ng sponsorship sa ngayon. So, in case man na may gusto kayong iparating kay Nanay or gusto niyong makatulong kay Nanay, please, pabiralin niyo po yung video na ito para naman po makausap ni Nanay si Sir Raph Itol po, no? Kasi gusto niya pong makausap si Raph Itol po in action. Hinggil doon sa reklamo niya, doon sa kanyang tawag ito, naging amo, no? At saka doon sa nag-alaga sa kanya, no? Mga ka-review. I think gusto niya lang yata ni Nanay na mabawi yung pera
na nais niyang magamit at makauwi na rin ng Tacloban. Siyempre, ang tagal na rin po is 1964, no, mga ka-review. And then, ilang taon na si nanay ngayon? 74. So, toast natin yung 1964. -2021. So, 57 years, mga ka-review, hindi niya man lang nakita ni minsan yung mga kanyang kaanak at kapamilya, no? So, yun siguro na lang ang hiling ni nanay, no? Dahil siya ay may edad na at galing din siya dun sa pagka-stroke, no? Na nangyari kay nanay at gusto niya makauwi. So, yun, si nanay po ay nakikitira lang po, no? Nakikitira lang po dun sa kanyang kaibigan para lang po magdire-diretso at gumaling siya, no? Buti na lahat, nakaka-recover na siya, nakakalakad na siya, no, mga ka-review. So, yun, mga ka-review, sana'y matulungan natin si nanay na mag-viral to para makarating kay Rapi Turbo in Action yung kanyang reklamo, no? So, yun, peace out na tayo.